Welcome to my channel. Ngayon guys, ay may tuturo ako sa inyo tungkol ito sa isaraan kung paano mag-upload ng video. Ayan. Na gusto ko malaman ninyo tungkol ito sa fair use, no? Sa fair use. Ngayon, so pupunta tayo sa YouTube's Help Center, no? Para malaman niyo kung ano ang fair use at saka Creative Commons, no? Ang Creative Commons ay ang domain yan ng isang YouTube na lahat ng mga video doon ay pwede mo re-upload, pwede mo kopyahin at re-upload sa channel mo, provided na meron kang gagawin. So pupunta mo tayo sa YouTube Help Center. Okay. Paalala lang guys, medyo mahaba yung video na ito. Pero kung ito ay maiintindihan ninyo, ito ay malaking bagay na inyong malaman. Hindi na kayo mahihirapang maggawa ng mga content pag ito nalaman ninyo. Kaya, pakiusap. Tapusin niyo yung video para matutunan niyo talaga yung aking gustong ipalatin sa inyo. Sapagkat ito ang magbibigay sa inyo ng paraan para makagawa ng content sa inyong channel. Tapusin niyo lang yung video na ito at marami kayong matututunan. Ito na tayo. Ang hanapin natin ay ano ang Creative Commons? Yan, okay. Ano ang Creative Commons? At ang fair use. Ang Creative Commons ay ang mga video na pwede mong kopyahin. No? Pwede mong kopyahin, upload mo sa channel. At ang fair use naman ay yung protection para hindi ka makapirate strike, no? Pwede kang gumamit ng mga video na hindi sa'yo at pwede mong i-upload yan sa iyong channel provided na ito ay galing sa Creative Commons domain. So, ibig sabihin, kukuha ka ng mga content doon sa Creative Commons tapos kailangan i-transform mo siya or transform or magdagdag ka ng another value o mag-narrate ka o maglagay ka ng mga transition, i-edit mo yung video para magmukha siyang ibang video kaysa dati. Okay? Yun ang ibig sabihin ng i-transform ang video at mag-add ng value. Kasi pag hindi ka nag-add ng value sa video, mare-reuse content ka. Madali lang kumuha guys ng mga content sa Creative Commons. Pero ang mahirap niyan kung paano mo itatransform. Kasi pag hindi mo yung tinransform, makaka-copyright claim ka or copyright strike ka. So, ibig sabihin, pwede kang mag-upload ng mga video na hindi sa'yo provided na iyon ay tinransform mo at gumamit ka ng fair use doctrine. Ang fair use doctrine ay ginagamit yan ng maraming content creator kung nahihirapan silang gumawa ng mga video nila na sarili. Okay. Malinaw tayo dyan. So, punta ka lang doon sa tatlong tuldok at i-click mo yung filter at i-create yung Creative Commons. Talabas na lahat mga video doon. Yung may-ari ng content, pwede mo, pwede pinapayagan na i-re-upload mo yung kanyang video sa iyong channel. Okay? Malinaw tayo dyan. Pero, kailangan, bago ka mag-re-upload ng video na yan,
na kinuha mo sa Creative Commons, kailangan ay i-edit mo muna yan. Huwag mo siyang i-upload as is na kagaya ng pag-re-upload mo, pagka-download, kagaya ng pag-download mo. Kasi, mati-detect ng machine na ikaw ay hindi nag-edit ng video kasi parehas lang doon sa in-upload nung may-ari ng content creator. So, bago mo i-upload sa channel mo yung video na yan na dinownload mo galing Creative Commons, kailangan ay i-edit mo siya. So, kailangan magdagdag ka ng value or kailangan i-transform mo yung video sa ibang type na video. Okay? Paano mo ginagawa yon? So, ganito. For example, kumuha ka ng video. Siyempre, yung video na yan, merong yung tinatawag na flow. No? Kailangan lagyan mo siya ng transition. For example, ang video ay ang video 10 minutes. So, lagyan mo siya ng mga transition, yung tinatawag na yung hati-hatiin mo yung video. Tanggalin mo yung ayaw mo, tanggalin mo yung ayaw mo ilagay ni sama doon, or lagyan mo doon pagkakahati-hati sa pamamagitan ng editing software. Sa akin, yung ginagamit yung editing software ay yung KineMaster. Pwede kang gumamit ng iba-ibang editing software. Yan. Kasi pag ang video ay may tatak na Creative Commons, ibig sabihin, pumapayag yung may-ari na gamitin mo ulit yung kanyang materials para i-upload sa iyong channel. Okay? So, dito tayo dyan. Creative Commons. Ngayon merong update ng Creative Commons. Sabi niya, yung tinatawag nilang view attribution, hindi niya papayagan na starting September 21. Kasi, ang purpose kasi ng Creative Commons ay bigyan ng tulungan yung mga content creator na makagawa ng other video. Okay? So, kung halimbawa na ikaw nahihirapan ka gumawa ng iyong video, meron sa Creative Commons na mga materials para sa iyong content. Okay. Kaya, yun nga lang, kailangan na bago mo siya re-upload sa iyong channel, kailangan ay i-edit mo siya para mabago mo yung isang video at makikita ang algorithm ni Lolo na iyon ay binago mo na or dagdag ka ng bagyo. Pwede ka magdagdag ng narration or magsasalita ka. It is a form of additional value. Kaya, pag re-upload mo yun sa channel mo, tatanggapin na yung system. At saka, meron pang isa pa, tip number 2, bago ka, pag nag-upload ka ng video sa channel mo, ipa-public. Huh? Bago mo siya i-public,
pa-check mo muna siya sa system kung meron siyang issue. Paano ginagawa yun? So, huwag mo muna siyang ipa-public pagka ina-upload mo. Huwag mo siya ipa-public. Lagay mo muna siya sa unlisted para ma-check ng system kung merong issue. Dahil para pag may issue, pwede mo siyang gawa ng parang paraan para mawala yung issue. Okay? Kasi hindi gagag... Oo nga, kasi yung system, i-check muna yung mga ginawa, yung mga improvement doon sa video. Tapos, malalaman ng system na walang issue, na yun ay bagong video. Yung sasabihin niya sa'yo, okay yung video mo na wala tong issue. Kaya, yun, malalaman mo siya. Okay? Madali lang yan. Habang ina-upload mo sa channel mo, yung video na in-edit mo, ilagay mo muna siya sa unlisted. Huwag mo siya muna ilagay sa public, di ba? Di ba pag nagka-upload ka sa channel mo, di ba tinatanong kung public o unlisted? Lagay mo muna sa unlisted muna bago mo i-public, unlisted mo muna. Kasi para ma-check ng system. Yan. I-check mo muna yan kung i-check muna ng system yan. Ngayon, pag wala yung issue, pwede mo na siyang i-public, pwede mo na siyang i-monetize. Pero kung may issue, huwag mo siyang i-monetize. Ayusin mo muna yung issue bago mo siya i-public. Ganyan ang teknik ng pag-upload ng mga video. Makakaiwas ka sa copyright claim tsaka sa copyright strike. Na-adjust yun guys sa ano. Pwede mo yan, halimbawa nakalimutan mo yung adjust doon sa upload. Pwede mo siyang habulin sa ano, pwede mo siyang habulin sa Whitey Studio. Tapos meron pa guys, na bago mo siya i-public, kailangan na ilagay mo na sa description yung mga attribution at yung ano, yung fair use disclaimer. Importante yan guys, pagka nag-upload ka ng mga video na hindi sa'yo, ay maglagay ka ng fair use copyright disclaimer sa description ng iyong video. At kung hindi sa'yo yung video na yun, i-credit mo yung original owner. Ilalagay mo lang naman yung kanyang ano, channel link niya sa credit to the original owner. Lagay mo yung pangalan niya sa CTTO. Ibig sabihin, credit to the original owner. Credit to the owner yun. Ibig sabihin ng hashtag CTTO. Ibig sabihin, dun galing yung video na pinagkuhaan mo sa kanya. Kaya, pag nakita yan ang ano, nakita yan ang content owner na kinredit mo siya, hindi na magagalit yun. Hindi ka na niya i-strike kasi in-attribute mo yung kanyang channel. Ibig sabihin, hindi mo sinolo yung credit, kinredit mo siya. Yun ang ibig sabihin yun. Kaya guys, pag kayo mag-upload ng mga hindi nyo video, i-credit nyo yung may-ari kung sa kanino galing yung video para makaiwas kayo sa copyright claim o copyright strike. Kasi pag i-credit nyo yung original owner ng video, matutuwa pa yun. Kasi ipinromote mo yung kanyang channel. Kaya yung iba guys, nagagalit kasi sila, hindi sila kinikredit. Inaangkin ng content creator yung kanyang ano, yung kanyang video na kinopia. Eh, tapos inaangkin niya na sinasabi kanya kasi hindi siya kinikredit ng kanyang, hindi siya kinredit nung kumopia ng video niya. Kaya yun, nagagalit. Kasi yung karamihan sa mga nag-upload yan sa Creative Commons, gusto nila na makilala din yung channel nila. So, naglalagay sila ng mga video doon para gamitin ng ibang content creator para makilala rin yung channel nila.
kasi yung iba dyan, hindi marunong mag-edit, marunong na sila mag-film, marunong na sila magkuha ng litrato, pero hindi sila marunong mag-edit. Kaya tuloy, ilalagay na lang nila sa channel nila, raw footage. Pero pagdating sa iyo, i-credit mo naman sila dahil sa kanilang sa kanyang ginawa na video. So matutuwa na rin yun at hindi ka na niya hahabulin search or hindi niya ipa-plug yung iyong video na kinopi mo sa kanya. So ganun guys, ang malino sana yan sa inyo. Sana marami kayo natutunan. Paano kumuha ng mga video na materials para sa inyong channel, no? Diba gusto mo kumuha ng mga video ng content na gusto mong i-upload sa channel mo, ganito kumuha ng mga video na galing sa Creative Commons. Una muna is isip mo kung ano yung gusto mong content ng sa search engine box, no? Yan, sa search. Tapos, i-type mo yung, ano, yung topic na gusto mo hanapin. Yan na. For example, yan, fish farming. Hinanap ko. Pagkatapos, punta ka dun sa search mo yan. Pagkatapos, i-filter mo yan sa tatlong tuldok sa gilid. Click mo yung tatlong tuldok na yan. Pag-click mo yun, lalabas yung filter. Pag-click mo yung filter. Yan. Pag-click mo yung filter na yan, lalabas naman yan. Yung sa baba yan. Sa may Creative Commons. I-click mo yung Creative Commons. Lalabas na lahat ng mga Creative Commons ng mga video. Mamili ka na lang doon, pipili ka na lang kung ano yung gusto mong content doon. So, siyempre, papanoorin mo yung video na yun para mayroon kang ideya. Para pag nagdagdag ka ng value, alam mo kung ano yung sasabihin mo. Diba, magnanarate ka, explain mo kung ano yung ibig sabihin doon sa video na yun. Ano yung... Kailangan mo panoorin talaga yung video. So, ibig sabihin, or fish farm at a culture in Canary Island. Diba, nagustuhan mo na nga yun. Nagustuhan mo na nga yung video na yun, no? Di... Nagagawin mo naman, panonorin mo siya. So, iintindihin mo rin yung video. Kasi, hindi mo pwedeng, hindi ka makapaglagay ng value kung hindi mo naiintindihan yung video, di ba? Kailangan meron kang makuhang idea dun sa video na yun para meron kang maidagdag. Kasi dadagdagan mo ng value yung ano eh. Halimbawa kung ano yung kulang ng video na yun, yun ang idadagdag mo. Para magmukha siya ng ibang video. May pinagkaiba sa unang video na upload. Yun yung sinasabi natin na nagdagdag ka ng value. Nagdagdag ka ng additional na pinroses mo yung video para maging mukhang isang bagong video. So, yun ang gagawin mo. Dadagdag mo yung narration. At malalaman mo naman pag kinlik mo sa bandang dulo, makikita mo may Creative Commons. Kaya pagkaganyan may Creative Commons, ibig sabihin, yan ay pwede mo siyang gamitin na material sa iyong upload. Ikita yung Creative Commons sa baba, license. Ibig sabihin yan, pwede mo siyang gamitin talaga na content. Provided na i-ano mo yan, i-edit mo yan. Hindi mo yan i-upload ng ganyan as is. Kailangan, unang-una, babaguhin mo yung video. Maglalaro ka, may tatanggalin ka
hindi siya yung dire-direcho ng video kasi pag i-inap mo yan nakagaya rin sa dati mag-detect ng music na hindi ka nag-edit, so sasabihin na yan ay reused content. Pero kung yan ay may mga transition na nilagay at meron kang dinagdag na value, sasabihin ng system yan ay bagong video. Okay, sana marami kayo na bulat ng aral dito, ha guys. Ngayon pag nakuha mo na siya, i-click mo lang yung share, kunin mo yung link, pagkatapos punta ka ulit sa Google, tapos i-save from net, hanap mo yung save from net. Tapos click mo yung download. Tapos mag-download na yan. Mag-download na yan. Punta na yun sa gallery mo. Pagdating sa gallery mo, i-edit mo na yan. Tapos lalagyan mo ng value. Lalagyan mo ng additional value. Lalagyan mo ng transition, tapos babaguhin mo yung sound, background music, diba? Tapos magsasalita ka doon. So, tapos i-export mo yun. No? Pag-export mo yun, paglabas doon, iba ng video yun. So, pag iba na yung video na yun, hindi din yung masasabing video na yun kasi pinroses mo na. Okay? So, saka mo na siya i-upload. Tapos, upload mo siya, i-unlist mo muna, tapos maghintay ka ng oras para ma-detect ng machine na yun ay bagong video. So yun pa yun, sinabi ng machine na yun ay okay na walang issue, then that's it, successful yung upload mo. So meron ka ng content, diba? Ganun lang yun guys. Kaya kung ikaw nahihirapan, marami yung material sa Creative Commons na pwede mo magamit. Basta kailangan marunong ka lang mag edit. Tip lang ko sa inyo guys, gumamit kayo ng KineMaster saka ng PixArt. Kasi yan, nakakagawa ka dyan ng mga content sa pamamagitan ng KineMaster saka PixArt. Kung ayaw mo naman ng KineMaster, gamitan mo Canva. Canva pwede gumamit. Disclaimer under section 107 at
of the Copyright Act 1976. Allowance is made for various for the purpose of such as criticism, comment, use, reporting, and teaching, scholarship, education, and research. Fair use is used permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Okay? Yan. Maglalagay kayo sa iyong description. Okay? Lahat ng kinawaan mo ng video na hindi sa iyo, lagyan mo ng copyright disclaimer sa description. Okay? Tingnan mo, papakita ko sa iyo kung paano ginagawa yan, ha? I-attribute mo. I-attribute mo yung kinuhaan mo ng video. Dahil hindi ka nila isa i-copyright strike. Dahil tatanungin muna sila ni YouTube kung yung video na sinasabi, kung magre-reklamo sila, tatanungin sila ni YouTube. Bakit ka magre-reklamo? Eh, hindi naman kinopia yung ano mo, hindi naman kinopia yung video mo. Iba yung video niya. Hindi justify ka ni YouTube. Okay? Hindi justify ka ni YouTube pag ikaw ay nag-edit ng video na hindi sa'yo. At ginamit mo yung video niya dahil sa fair use doctrine. Okay? Yan. So, ipapakita ko sa iyo kung paano lalagay yan sa iyong video. Punta tayo sa video ko. Ano? Sinapakikita ko sa iyo sa mga video ko. Makikita yung mga video ko. May mga ganito yan siya. Yan guys, kita niyo yan. Tignan niyo guys, oh. Unang-una, naglagay ako ng credit. I-credit ko yung pinagkuhaan ko ng video. Ayan, nilagay ko yan sa description. No? Pangalawa, naglagay ako ng fair use disclaimer. Pangatlo, in-edit ko yung video. Binago ko yung background. Naglagay ako ng transition. Tapos nagdagdag ako ng narration dun sa video. So, ibig sabihin, pag pinasadahan ng YouTube algorithm yan, nasabihin ng system na bago na yung video. Hindi na yan yung video mo na sinasabi mo na kinopia. At saka bakit ka magre-reklamo na ilagay mo yung video mo sa Creative Commons? Okay? Hindi siya magre-reklamo dahil nilagay niya, sinadya na ipagamit yung video niya dahil meron nakalagay na Creative Commons. Okay? Sana marami kayo natutunan dito sa ating topic. Creative Commons at Fair Use. Kasi ang Creative Commons, wrap up natin na ang Creative Commons ay mga video na pinapayagan ng content owner na pwede mo gamitin sa channel mo. Provided na i-edit mo yan at pwede mo i-transform. Okay? Ang Fair Use naman, doctrine, ay yun ay protection mo kung ikaw kumuha ng mga video na hindi sa'yo ay inaplug mo sa channel mo.
hindi ka pwedeng ma-charge ng copyright strike dahil ginamitan mo ang video mo ng fair use doctrine. Okay? So, maraming salamat at sana marami kayo natutunan tungkol dito sa fair use at Creative Commons. Hanggang dito lang at maraming.